sa mga kasamahan ko sa Senado, huwag nating hayaan maliitin niya ang ating iniingatang institusyon. Kung hindi pa tayo manindigan sa kanyang tahasang pambabastos sa Senado, ewan ko na kung saan tayo pupulutin ito. Sinubukan pa tayong linlangin ng abogado niya na si Attorney Topacio at tinawag pa na fake news. Pero si Kibuloy na din umamin. Kibuloy himself confirmed that he authorized the release of these conditions in a Gikan sa Masa para sa Masa event with vloggers. Inamon ko siya, 17 ang hamon ko sa iyo, 17 conditions. Harapin mo yan. Kung di mo maharap yan, magdebate tayo yung dalawa. Wala dyan sa iyong court. Ang court mo kasi, nakatali ang kamay ng tao dyan eh. Parang boxing, pumunta ka, nakatali ang kamay. Kung basketball naman, kami sumusunod sa rules. Kayo walang rules. Tinatakbo niyo yung bola sa gusto niyo. Walang dribble, wala kayong foul. Sila na referee. Kangaroo court po. Doon naman sa boxing, siya ang boxer, siya ang referee, siya pa rin ang judge. Siya panalo. Siya panalo. Pastor, may press con si ano eh, si Senator. This level of mockery. Inamon ko siya, 17 ang hamon ko sa iyo, 17 conditions. Harapin mo yan. Kung di mo... Kasi parang tinatakot ako ni Multiveros na ayaw, tapos dito ako sigil sa social media na parang naman mo yan, parang kung di ka magano yung book, content, and yung question by them. Kaya napilitan ako na magbigay ng 17 condition. Ang primero, noong primero pa itong bukas, sinabi ko sa kanya, those are criminal allegations. They are not supposed to be heard there in the Senate. Diretso ka na doon sa fiscal kasi meron naman kayang mga affinitik yan sinabi mo. Doon na yan, doon na dito, because you are overlapping the judiciary functions and powers of the judiciary. You are not a judge. Number one, ayaw mong matapayon because you are not a judge. It should be in there. Sa pinilip niya, kasi parang matigas na nila siya dito, invoking his power there. So, nagbigay ko ng 17 conditions. This level of mockery of a constitutional exercise of duty by a committee of the Philippine Senate is unprecedented and disturbing, and further confirms Kibuloy's undue refusal to appear before the committee pursuant to Section 18 of the Senate rules. Considering all these, once again, I request for the Senate President to issue an arrest order against Apollo C. Kibuloy. He must show up. He must respect the institution of the Senate. Sa mga kasamahan ko sa Senado, huwag nating hayaan maliitin niya ang ating iniingatang institusyon. Kung hindi pa tayo manindigan sa kanyang tahasang pambabastos sa Senado, ewan ko na kung saan tayo pupulutin ito. Yung formal request bang to arrest? So kasalukuyan pong pinare-receive na sa abogado ni Kibuloy itong ruling of the committee. Once matanggap nila, ifo-follow up ko na yung sinabi ko nung huling committee hearing na request kay SP na ipa-aresto na si Kibuloy. Ma'am, bigyan nyo lang kami ng walkthrough. So pagka-request kay SP, meron po ba siyang given period, ilan yung at least araw para pirmahan ni SP yung order for arrest? And ano yung susunod po na mangyayari?
I think the given period ay nag-lapse na, yung non-extendable period of 48 hours para sumagot si Kiboloy dun sa show cause order. So at least nagawa na niya iyon. So any minute now, the Senate President, as soon as I follow up on my request to him, as soon as matanggap ng abogado ni Kiboloy itong ruling of the committee, any minute then, pwede na pong i-issue iyon. Last na lang. Sabi ng Kamara, willing sila na ibigay sa inyo yung custody ni Kiboloy. Kayo po ba, willing din kayo na dito na sa Senate, do you feel na talagang masisecure or magagwardyan siya dito as compared sa House? No need for comparisons, pero lagi dati kapag mayroong pina-appear o pina-aresto ang Senado, ay naalagaan silang lahat dito sa Senado. Ngayon ko lang narinig yung sinabing iyon ng House. Kung ganon, ay wini-welcome ko po yun dahil isa na namang halimbawa ng interparliamentary courtesy na ibinibigay traditionally ng dalawang houses sa isa't isa. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, do you feel you're facing a big challenge here? Kasi meron siyang mga kakamping senators and Kiboloy has been defiant of any order and he believes that he is above the law. He's really challenging, pero at least hakbang-hakbang na ipapakita ng Senado na hindi talaga siya above the law. Hindi po ako nababahala o ano paman sa kung meron akong mga kasamang senador na sumusuporta sa kanila, dahil yun naman po ay karapatan ng bawat isa sa amin magkaroon ng sariling posisyon. At mabuti, meron namang rules ang Senado na aming lahat na sinusunod. Kaya't kung merong anumang manifestation na gagawin, kung may kakailanganing bilang sa alinmang bahagi ng Senado, yun po ang gumagabay sa aming paghakbang o hindi paghakbang sa mga susunod na yugto ng proseso tulad ng investigasyon. And so far, pinakita po ng Senado sa aming mga sarili, isa't isa, at higit sa lahat sa publiko, na kayang-kayang isulong ng Senado sa pag-exercise ng kanyang mandato, sa pag-exercise ng kanyang konstitusyonal na kapangyarihan, yung kanyang mga tungkulin. Partikular at lalong-lalo na sa ganitong usapin ng hustisya para sa mga babae at mga menor de edad. Good morning. Ma'am, as previously pointed out, ibang-iba yung naging kaso dito kay Kiboloy doon sa iba pang resource persons. For example, yung kay Senyor Aguila. Ibang-iba din yung pagtrato ng ilan sa inyong mga kasamahan doon dito sa kaso ni Kiboloy. How will this affect the credibility of the Senate moving forward kung ganito po yung nagiging aksyon ng ilan yung kasamahan? I think it further bolsters the reputation of the Senate na isa sa pinaka-independienteng institusyon sa loob ng ating gobyerno, isa sa mga mayat-maya huling linya ng depensa sa ating proseso ng demokratisasyon. Lalo na pagkatapos ng anim na taon ni Duterte na talagang sadyang inatake niya ang iba't ibang mga institusyon ng demokrasya para humina o mawala yung checks and balances sa kanya bilang executive noon. Kahit sa ganitong mahirap na sitwasyon, pilit na ine-exercise ng mga institusyon tulad ng Senado pa rin at ulit ang mga muscles niya na kung ano ang kanyang mandato, kung ano ang kanyang mga kapangyarihan, kung ano ang kanyang tungkulin para ibalik sa dati at higit pa, palakasin palalo ang kakayahan niyang mag-fiscalize, ang kakayahan niyang mag-check and balance kapag ka mayroong ibang bahagi ng ating gobyerno o di kaya makapangyarihang bahagi ng ating lipunan na lalabag sa batas, lalabag sa karapatan ng kapwa mamamayan, tapos nag-aakala pa na walang maisisingil na accountability sa kanya. Ma'am, have you made the necessary arrangement po kung sakaling ma-aresto na si Kiboloy dito sa Senate? Yung security niya, kasi yung inaalala din ng ibang senator like Senator JB,
Kaya nila pinupush yung mag-zoom na lang yung pag-testify ni Kibuloy. Well, gaya ng sinabi ko po dati, magpakita muna si Kibuloy ng kahandaan humarap sa komite bago siya humingi ng kung ano-anong leeway tulad ng iba't ibang paraan ng pagharap. At gaya ng nabanggit ko rin dati, may precedent na hindi pagbigyan ang ganyang klaseng hiling dahil precisely din pahihinain yung kakayahan ng Senado magpa-appear kahit minsan sa isang investigasyon ng bawat resource person. Ang suma total ng pag-appear pa ni Kibuloy sa ngayon sa Senado, sa komite, ay zero. At sa kahandaan, lagi namang ipinakita sa nakaraan at any moment, nananalig ako na handa ang buong Senado at anumang bahagi niya alagaan at panghawakan ang seguridad ninomang resource person na aming paarestohin at paaapirin sa isang Senate hearing. Ma'am Cecil, bago yung custody, ma'am, nandun yung hinaharap natin that if ever magkaroon ng warrant, i-arrest siya. What if may resistance? And hihingi ba kayo ng tulong sa PNP? Kasi considering yung strength ng OSA, hindi kakayanin if ever. Ano po yung nakikita natin? Although it's an operational thing, you might want to give us some oversight. Buong paniniwala ko sa kahandaan at kakayahan ng OSAA bilang frontline ng security ng Senado, gawin muli ang kanilang tungkulin. Tulad ng pag-serve nila ng subpoena kay Kibuloy dun mismo sa address niya sa Davao. Tulad ng isinagot ng DILG sa isang hearing, kung hingin namin sa pamamagitan ng OSAA ang tulong ng PNP, ay pwedeng-pwede po naming hingiin yon. At tulad sa mga raming pagkakataon noon na hiningi, pati ng aming komite, ang tulong ng PNP o ng NBI sa ganitong klaseng mga investigasyon ay naging laan naman po sila na ipagkaloob iyan, kaya umaasa pa rin ako sa dati na nilang pagtulong. Magtatanong po tayo sa DILG or sa PNP kung possibly merong physical resistance pagka i-arrest doon. Kasi di ba natatandaan mo yung kay Ecleo po? Mm. Di ba parang isang batalyon yung nawala kasi aaresto siya. Ito religious leader din po. So ano po yung anticipation natin? Thank you. Well, hopefully walang mamumuong physical resistance dahil if ever, isa na namang negatibong development yan dito sa investigasyong ito na kung hindi lang nagdrama ng napakatagal ni Kibuloy, kung sana humarap na lang siya sa unang hearing, hindi kailang umabot sa ganito. Pero sa anumang scenario na mag-materialize, for one, ang PNP ang pinaka may kakayahan ng institusyon sa loob ng ating gobyerno. Siguruhin ang kaligtasan ng publiko at siguruhin ang pagtupad sa ating mga batas, pati ang pagtaguyod sa mga normal na proseso ng iba't ibang bahagi ng ating gobyerno, pati na namin dito sa Senado. Hopefully, huwag na lang maging plano kasi considering may mga Of course, higit sa lahat, hopefully hindi maging madugo ang anuman. At gaya ng nabanggit ko kanina, kung anuman ay tiwala ako, handang-handa ang PNP panatilihing maayos at mapayapa yung mga proseso ng Senado at siguruhin na madala dito o so kung alingmang institusyon ang magkukustodiya sa kanila kay Kibuloy para sa wakas sumagot na sa mga tanong tungkol sa mga marami at seryosong akusasyon sa kanya. Tanong. Yung ma'am, related dun sa tanong ni Marlon kanina, kayo ba, ano yung nakikita nyo? San kumukuha ng lakas ng loob ng tapang si Kibuloy? Bakit grabe yung resistance po? Posibleng matagal na kasi niyang ginagawa itong mga akusasyon sa kanya. And so far, nakatakas siya, scot-free. Kaya hindi talaga mauubos yung pagpapasalamat ko sa ating mga matatapang na victim survivors. Kahit yung ilan sa kanila, ilang taon na ang nakalipas, nagbuo po silang lahat, bawat isa
ng lakas ng loob na sabihin ang kanilang kwentong buhay at maghabol talaga ng hustisya. Kung hindi dahil sa kanila, hindi maglalakas loob yung iba pa na dahan-dahan ay lumapit din sa aking opisina at sa aming komite para ikuwento nga ang kanilang katotohanan at yun na nga po habulin ang katarungan. Pero kayo ba ma'am, nararamdaman niyo po ba or may nakikita ba kayo na somehow parang may nagpo-protect din kay Kibuloy kaya ganun na lang yung tapang niya? Mukhang meron talagang nagdadagdag sa lakas ng loob niya, mga nagprotekta sa kanya, baka hindi lang ngayon, kundi sa nakaraang mga taon, at may mga anggulong ganoon na lumalabas sa aming mga pagdinig.